Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito naman po tayo muli sa ating Sir Lopet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World, episode number 12, Pagkalupig. So, bakit yan nasabing pagkalupig? So, makikita nyo po sa ating title, episode 12, Pagkalupig. So, yung verse po natin ay 1 Samuel chapter 4, verse 10. Pan nga ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pa uwi ang mga natira. So, ang tanong dito ay, kailangan ba nating matakot sa Diyos? Ano ang maaari nating sapitin bunga ng ating paglapastangan sa Kanya? So, sama-sama nating alamin ngayong gabi, mga kapatid. So, sa mga nais pong mag-share ng ating live video, pwede nyo pong i-share ito para makaabot sa mas maraming kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan sa panahon ngayon. At syempre, yung mga nangangailangan ng paalala mula sa ating Panginoong Diyos. No? So, magsimula na po tayo sa pamamagitan ng isang awitin na papuri sa ating Diyos. Ang title po nito ay Hindi Siya Nagbabago. Hindi ko lang kung medyo luma na tong kantang to. Pero gagawin natin siyang bago. Hindi siya nagbabago. So, sabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ang Alpha, siya ang Omega, siya ang simula, siya ang wakas. No? So, kailangan panghawaan at panampalatayanan natin yun sa ating mga buhay. Napakasarap namang umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, o anong saya. Napakasarap namang umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Napakasarap namang umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, o anong saya. Napakasarap namang umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago.
ang makapiling ka, ang makasama ka, ang makapiling ka, ang makasama ka, ang makapiling ka, ang makasama ka, ang makapiling ka, ang makasama ka noon, ngayon at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan at hindi pababayaan noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan at hindi pababayaan noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Hallelujah. So, magandang gabi sa ating lahat na nandito, mga kasama natin, at sa lahat ng mga kasama natin sa gabing ito. Tunay po na ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago sa ating mga buhay. Ang kanyang pangako ay laging tapat, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan kailanman. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ang kailangan lang natin ay manampalataya sa kanya. Hallelujah. So, magandang gabi po sa lahat ng mga kasama natin yung gabi. Ayan. So, meron tayong ano dito, greetings. Ayan. Good evening po, Sir. Okay, good evening sa iyo, Aisan Mel. I believe student kita. Grade 7 ba? Kung tama ako. Ayan, si SSC. Ayan. So, good evening din po sa lahat ng mga makakasama natin ngayong gabi. Ngayon ay nakita nyo naman sa title natin, Pagkalupig. No? So, dito po sa programa natin, hindi lang po lahat ng magagandang pangyayari sa Bible ang ating ipapaksa. No? So, dito po sa ginagawa kasi natin, we are reading from 1 Samuel chapter 1 hanggang sa panahon na maghari na si Haring David. No? At makikita natin dito lahat ng mga struggles na pinagdaanan nila. At ganun din po tayo, mga kapatid. No? Kung minsan, yun yung mga bagay na ayaw nating ikwento sa mga taong hindi natin pinagkakatiwalaan. Siyempre, ayaw nating malaman nila yung mga bagay na sikreto natin or yung mga bagay na posibleng maikwento nila sa iba. Kaya minsan, limitado lang yung informasyon na ibinibigay natin. Pero dito po sa programa natin, ang goal natin ay ma-preach ang salita ng Diyos nang wala tayong pinipili, no? Hindi natin pinipili yung kung ano lang yung maganda at yun lang yung ikikwento natin. So, kailangan makita rin natin ano bang mangyayari kung tayo ay lumapastangan sa ating Diyos. Ano mangyayari? Kailangan ba nating matakot sa ating Diyos, no? Kasi po, marami sa mga tao na nabubuhay sa panahon na to ay halos nabubuhay na lamang sila sa sarili nilang kalakasan, no? At tayo po, mga kapatid, hindi po tayo dapat maging ganun, no? So, sa lahat ng ginagawa natin, dapat tayo ay nagpapakumbaba dapat sa ating Panginoon. Humility, ika nga, dapat yun lagi ang nangingibabaw sa atin, di ba? Humility, dapat nangingibabaw. So, humility, kababaang loob, yun dapat ang mga ibabaw sa bawat isa sa atin, no? So, kahit na meron akong trabaho sa umaga, kailangan ipagpatuloy ito sapagkat maraming mga tao na kailangan ng encouragement, motivation, no? Na kung saan nagmumula sa salita ng ating Diyos, no? Pwede naman tayo magbigay ng payo, di ba, sa bawat isa. Kaso nga lang, yung payo na yun ay galing sa ating sariling opinion, no? Pero ito, sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, makikita natin na meron palang landas na itinuturo sa atin yung Diyos na kung saan doon tayo dapat lumakad, no? Upang hindi tayo dumanas ng pagkalupig. So, tignan natin, ano to? Ano tong pagkalupig na to?
So, meron tayong verse dyan sa 1 Samuel chapter 4 verse 10. Sabi, lumaban ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Tingnan mo, natalo na naman ang mga Israelita, no? So, ang napatay sa mga Israelita ay 30,000, 30,000, isipin niyo 'yon. At nagkanya-anyang taas pa uwi ang mga natira. So, maya-maya alamin natin ano ba ang konteksto nito, bakit mayroong gera na nangyayari, bakit kailangan malupig yung mga Israelita. So, sa bahagi pong ito, kailangan nating manalangin muna at let's ask for the wisdom from the Lord ngayong gabi. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na binigyan sa amin, Panginoon. At narito na naman kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Linisin niyo po kami, Panginoon, at tunay nga na ipagkaloob niyo sa amin ang karunungan na kailangan namin upang maunawaan ang inyong salita sa gabing ito. At aming makita, Panginoon, ang inyong mga pahayag, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at sa inyo namin binabalik lahat ng pinaamatas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa mga kasama natin. Yan, may kasama tayong apat ngayon. Hallelujah. Ngayon, balik lang po tayo ng kaunti, no? Sa chapter 3, yan kagabi. So, yung kagabi yung title natin na Speak Lord, na kung saan doon ay kinuwento, sinalaysay doon yung buhay ng batang si Samuel nung siya ay nasa santuaryo. At nairinig naman po natin, nakita naman po natin na doon yung panahon kung saan tinawag siya ng Diyos. At doon ipinahayag ng Diyos lahat ng mga gagawin niya sa mga darating na panahon. At nung panahon kasi na yon ay bihira na lang magpahayag si Yahweh. Pero napansin niyo po, doon sa dulo ng ating chapter 3 ng 1 Samuel, nakita naman po natin doon na dumami or mas naging madalas na yung pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel. Yan, hallelujah. So ngayon, kung babalikan po naman natin yung nagdaang pang chapter, gumawa naman ng kalapastanganan itong mga anak ni Eli. So si paring Eli, siya po yung nag-aalaga kay Samuel dahil siya ipinagkatiwala nung kanyang ina, hinandog siya sa Diyos, no? Ang problema, itong si paring Eli ay mayroong dalawang anak na kung saan ang kanilang ginagawa ay nilalapastangan nila yung mga seremonya, yung paghahandog sa Panginoon, at kahit yung mga bagay na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos ay ginagawa nila mismo doon sa bahay sambahan, sa bahay ni Yahweh, kung mababasa po natin. So, dahil doon, sa first chapter 3, pinahayag ni Yahweh kung ano yung sasapitin nung angkan, nung sambahayan ni Eli. So, ngayon, ipagpatuloy natin sa chapter 4. So, ang title po nito ay Nalupig ang Israel. Ngayon, sa verse 1, sabi, dumating ang araw na nakipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. So, digmaan, mga kapatid. So alam niyo po, kung tutuusin, sa katotohanan lang, no, yung digmaan po sa mga bansa, kahit sa panahon pa lamang po ng mga tao sa Biblia, nangyayari na po ito, no? Digmaan ng magkabilang bansa, magkabilang kaharian, halos parang linggo-linggo na lang may digmaan sa kanila, halos araw-araw may digmaan, ganun. Ayan. So, ganun talaga, dahil ang Israel ay bansa ng Diyos, bayan ng Diyos yon. So, maraming mga tao at mga grupo, pangkat, no kaharian ang nagkakampi-kampi upang pabagsakin ang kaharian ng Diyos, no? O yung bayan ng Diyos, no? So, dumating ang araw na naipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo, no? So, sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. So, may dalawang lugar na binanggit dito. So, yung unang lugar ay Ebenezer at yung kabila naman yung Afek. So, dun sa Ebenezer, dun yung mga Israelita, dun sila nakakampo. Tapos, itong mga Filisteo, nakakampo naman sila sa Afek. So, yun yung mga ano nila, yun yung mga stronghold nila. So, parang yung barracks nila, no? So, kung sa sundalo pa, no? Ngayon, sa verse 2, sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. So natalo yung mga Israelita. So, 'di ba? Bakit ganon? Natalo yung mga Israelita, 'di ba? Bayan sila ng Diyos. Bakit natalo sila? So malalaman po natin mamaya kung bakit. Sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila ay nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. So imagine that. Sa isang digmaan, ang napatay ay 4,000 na kawal, di ba? 4,000, tao po ito, ha? 4,000. Kasi nga, ganun yung digmaan nung panahon na yun, no? Verse 3, nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel. So, syempre, may mga nakaligtas naman, no? Yan, may nakaligtas naman, pero
nagtanungan sila, yung mga matatandang namumuna sa Israel. So, ang tanong nila, bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Diba? So, ito pong tanong na ito, kung minsan, ito rin po yung tanong natin sa mga sarili natin. No? Bakit kaya ako hinahayaan na malugmok ng Diyos sa panahon na to? No? Ano kayang ginagawa ng Diyos ngayon? Bakit niya kaya hinahayaan mangyari to? Bakit niya hinahayaan na merong pandemic? Bakit niya hinahayaan na may quarantine? Bakit niya hinahayaan na may mga lumalaganap na sakit? Bakit hinahayaan niya na may mga lindol? Bakit niya hinahayaan na merong volcanic smog? Bakit niya hinahayaan itong mga bagay na to? Bakit kaya nangyayari? No? So, kaya yung mga matatandang pinuno namumuno sa Israel, yun din yung parang tanong nila. So, bakit kaya pinapabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Diba? Kung minsan mapapisip tayo, kung talagang mahal tayo ng Diyos, bakit niya tayo hinahayaan na masaktan sa pag-ibig? Diba? Bakit niya tayo hinahayaan na maghirap? Bakit niya tayo hinahayaan na magkaroon ng karamdaman? Bakit hinahayaan niya mangyari yung mga yon? Bakit? So, sabi nila, nakaisip sila ng solusyon. Ang mabuti pa, kunin natin sa Shiloh ang kaba ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. So, yung kaba ng tipan, so isa pong banal, no? Banal na o sagradong kaban kung saan nandoon po yung ating yung covenant sa Panginoon, no? So, ang mabuti pa ay kunin natin sa Shiloh ang kaban ng tipan, no? So, pinaniniwalaan sa kaban ng tipan nandoon yung sampung utos ng Diyos, no? Okay. So, correct me if I'm wrong, no? So, ang mabuti pa ay kunin natin sa Shiloh ang kaban ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. So, dahil yun nga ay isang sagrado, isang banal na kaban para sa mga Israelita ng panahon yun. So, naniniwala sila na kapag dala nila yon ay ililigtas sila ni Yahweh. So, sabi nila, kung siguro kung nasa atin iyon, ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. So, sila ngayon ay confident na kapag dala namin itong kaban ng tipan, ililigtas tayo ni Yahweh. So, yun ang mindset nila nun. Sa verse 4, at kinuha nga nila sa Shiloh ang kaban ng tipan, na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. So, yun. So, ganun ka-anointed or ganun ka-banal yung kaban ng tipan. So, dinala nila. Ngayon, sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. Ayan. So, take note, ito pong dalawang ito ay merong paglapastangan na ginawa sa Diyos, no? So, yun yung dalawang anak ni Eli, si Hophni at si Phinehas, no? May ginawa tong dalawang to, kung matatandaan nyo po. So, kung hindi nyo po napanood yung live, pwede nyo po nung panoorin. Or, pwede naman, basahin po natin muli sa 1 Samuel chapter 2, yung ginawa nilang kalapastanganan sa harap ng Diyos. Sa verse 5, napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Kumbaga parang, alam niyo yun, kapag sa isang team, alam niyo, naglalaro ay basketball, no? Pag alam niyo na meron kayong teammate na matangkad, may teammate kayo na maliksi, may teammate kayo na magaling maglaro, di ba? Parang naghihiyawan na kayo kasi kumbaga sure win na to, sigurado na to, panalo na tayo dito, parang ganoon. So napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaban ng tipan ni Yahweh. So parang celebration na sila, eto na, panalo na tayo nito, nandito na. Halos na yanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. So siyempre tuwang-tuwa sila, parang alam niyo po yun, yung confidence nila ay sumobra nung panahon na yon. Nag-umapaw, no, yung parang tuwang-tuwa sila, mananalo na tayo nito. So, pero tignan natin ang mangyayari. Sa verse 6, nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila. So, take note, yung Filisteo, yun po yung kalaban ng mga Israelita, no? So, narinig yon kasi magkalapit lang yung Afek at saka yung Ebenezer, yung magkanilang mga kampo, no? Ngayon, sabi ng mga Filisteo, nagtanungan sila, bakit kaya napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? So, Hebreo, yun yung mga Israelita, no? Bakit kaya napakaingay sa kampo nila? Ano kayang meron? Lechon yata yung ulam nila. Ngayon, nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Yahweh, natakot sila. So, isipin niyo po yun, kahit yung mga kaaway ay takot din doon sa kaban ng tipan ni Yahweh nung panahon na yun, no? Kasi alam nila na kayang pagtagumpayan, may kakayanan yun, no? Naniniwala sila na kapag kasama nila yun, ay kasama din nila ang Diyos at sigurado na, tiyak na ang tagumpay nila. So, nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Yahweh, natakot sila, no? Sa verse 7, sinabi nila, may dumating na mga Diyos, yung Diyos na maliit, no, hindi yung capital D. May dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita.
Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari sa ito sa atin. So, isipin niyo po yun. Tayong mga tao, ganyan din tayo. Madalas at normal lang, ewan ko kung normal, madalas minsan sa buhay natin tayo ay nagtatamang hinala, no? Madali lang tayo makaisip ng mga bagay na posibleng mangyari base dun sa mga nakita natin. Ay, oh, ganyan. Base dun sa narinig natin, ay, oo, ganyan, ganyan mangyari. Oh, ganyan, ganyan. Kaya sabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. So isipin niyo po, nag-isip na sila agad ng kung ano-ano mga bagay dahil narinig lang nila na naghihiyawan yung mga Hebreo, yung mga Israelita. Sa verse 8, sabi ng mga Filisteo, kawawa tayo. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga maapangyarihan nilang Diyos na capital D? Or capital D, small letter D. Kasi po, itong mga Filisteo ay hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Kaya iniisip nila na yung Diyos na yon ay minor gods lang or Diyos lang. Diyos-Diyosan, ganun. So, kasi alam nila kung ano nagagawa nung Diyos na yon. So, ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot, no? So, tayo ay nasa 1 Samuel na po kasi. Pero, kung babalik tayo sa panahon ng Exodus, no? So, doon po, bago makatakas sa Ehipto ang mga Israelita, ay nagbigay muna ng 10 salot ang Diyos sa kanila na naranasan ng mga Ehipsyo. Kaya na yun yung nagtulak sa kanila para palayain yung mga Israelita, no? Kaya sabi niya, kawawa tayo. Sino ngayon na maapagligtas sa atin sa mga maapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Alam niyo po ano nakakatawa dito? Kalaban. Kilala nila yung Diyos na kinakalaban nila, no? So alam nila na itong Diyos na to ay nagbigay ito ng salot sa mga Ehipsyo nung panahon na tatakas ang mga Israelita mula sa Ehipsyo. Pero dito, ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. So alam na alam nila. Kaya takot na takot sila itong mga kaaway. Verse 9, sabi, mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki kayo o magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. So, pinalaas nila yung loob nila. Take note, ang mga Israelita po dapat ang bida sa kwento na ito. Ang mga Filisteo, sila talaga yung kaaway ng mga Israelita. Dahil alam natin na yung mga Israelita ay sila yung pinili ng Diyos. Yung Israel ay bayan ng Diyos, di ba? So, kalaban itong mga Filisteo. Pero itong mga Filisteo, nag-aano pa rin sila. Minomotivate pa rin nila yung mga sarili nila. Ngayon, sa verse 10, sabi, lumaban nga ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. So, take note kung nabasa po nan kanina, di ba? May namatay na 4,000 sa mga Israelita doon. Tapos, nung dumating na yon, dahil malakas na yung loob ng mga Filisteo, lumaban sila. So, nung lumaban sila, ang napatay sa kanila o ang napatay sa mga Israelita ay 30,000. Isipin nyo yung mga apatid. Sa isang digmaan, 30,000 ang namatay. 30,000. At nagkanya-anyang takas pa uwi ang mga natira. So, kanya-anyang takas na sila pa uwi. No? So, syempre, ang tumatakbo pa rin sa isip natin nung ngayon, kung bayan ng Diyos ang Israel, bakit sila natatalo ng mga panahon na yan? So, ngayon, verse 11, nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos. So, nakuha nila yung kaban ng tipan ng Diyos. No? At kanilang pinatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. So, ayun na. Yun na po yung sagot, mga kapatid. Yun na yung sagot. Kasi kung natatandaan nyo po, yung kwento natin, yung binasa natin nung isang gabi about sa kalapastangan na ginawa nitong mga anak ni Eli sa harap ng Diyos, at gayon din, yung babala, yung vision, yung mga mangyayari na binigay, ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel o kay Samuel, nalaman naman ni paring Eli, nangyayari na po. Yun. So, nangyayari na siya dito sa 1 Samuel chapter 4. So, kasi ang sabi doon ay itong dalawang anak ni Eli ay sabay na mamamatay and daranas ng pagkatalo o pagkalupig itong Israel dahil sa ginawa nila. So, nakuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. So, wala, sumama sa digmaan itong si Hophni at si Phinehas.
So, ayun nangyari. So, namatay sila. Ito po, namatay sila dahil sa kalapastanganan na ginawa nila sa harapan ng Diyos. At tayo mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos nandito na sa atin lahat ngayon. No? Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus. Na kung sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yan po ang libreng kaloob sa atin ngayon ng Diyos. So, yan yung offer niya sa atin. No? Na tayo sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Upang hindi na natin maranasan yung nangyari kay Hophni at kay Phinehas, na sa kanilang paglapastangan sa Diyos ay ayun yung sinapit nila. So, para sabay silang namatay sa digmaan. Hallelujah. Ngayon, so, ayun na, sinapit na nila yung kamatayan. Pero, yung kanilang ama na si Eli ay buhay pa rin. So, buhay pa rin yung kanilang ama. Ngayon, sa verse 12, ng araw ring iyon, isang Benjaminita, ibig sabihin, sa lipi ni Benjamin po yun, no? So, isang tao na mula sa lipi ni Benjamin, ang patakbong dumating sa Shilo mula sa labanan. So, parang ito, reporter ito. Punta siya sa Shilo. Ngayon, bilang tanda ng kalungkutan, pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan niya ng lupa ang kanyang ulo. So, sa mga Israelita po, ayan yung kanilang parang tradisyon, no? Kanilang kultura na kung saan kung sila inaakaranas ng matinding kalungkutan, pinupunit nila yung damit nila, no? At nilalagyan ng lupa yung kanilang ulo para ipakita na matindi yung kanilang kalungkutan. Ngayon, bakit siya nalulungkot? So, alam natin kung bakit siya nalulungkot, ire-report niya ngayon kay paring Eli. So, si Eli ay nakaupo noon sa kanyang upuan sa tabi ng daan. Sa tabing daan, no? Nakatanaw sa malayo at naghihintay ng balita. So, yan. Naghihintay-hintay si Eli kasi nga, yung dalawa niyang anak ay sumama sa digmaan. So, naghihintay siya ng balita. Siguro, bilang isang ama, nagmaasa siya na nagtagumpay o nanalo sa digmaan yung mga Israelita. Nag-aalala siya dahil sa kaban ng Diyos, no? So, bakit siya nag-aalala? Kasi, so, recap natin mga nangyari. Natalo yung mga Israelita. Ngayon, may nag-suggest, ba't kaya gawin natin, dalhin kaya natin yung kaban ng tipan ng Diyos? Eh, anointed yun. Banal yun. So, pagdala natin yun, parang kasama din natin yung Diyos. So, dala-dala na nila. Pero, ang nangyari, dahil nga mayroong sumpa yung Diyos kay Hophni, Phinehas, at sa kay Eli, no? Nadamay ang bayan ng Israel. So, natalo sila. 4,000 yung namatay. And ang matindi, nakuha yung kaban ng tipan ng Diyos. Tapos, nung muli silang nag-clash for the second time, 30,000. 30,000 na ang namatay. Kaya itong si paring Eli, nag-aalala. Dahil sa kaban ng tipan ng Diyos na nakuha ng mga kaaway. At nang ibalita ng Benjaminita ang nangyari, nag-iyakan ang lahat ng tagalunsod ng Shilo. Nag-iyakan na sila, syempre. Ano nang gagawin natin ito? Yung kaban ng tipan ng Diyos, yun yung ating parang natatanging yaman, nakuha ng kaaway. Anong gagawin natin? So, si Eli po ay malabo na yung paningin niya. Kaya nung sa verse 14, narinig ito ni Eli at itinanong niya, bakit nag-iiyakan ang mga tao? So, dahil nga malabo ni paningin niya, tanong siya, bakit nag-iiyakan ng mga tao? Lumapit kay Eli ang Benjaminita at ibinalita ang nangyari. So, alam na natin kung anong ibabalita nitong Benjaminita na to. Noon ay 98 taon na si Eli at hindi na siya nakakakita. So, imagine po, kung magbabasa tayo sa part ng Genesis, yung mga tao doon umaabot ng 500, 600, 700, 800, 900 yung edad nila. Pero si Eli, yon hanggang 98 years siya nung panahon na to. So, noon ay 98 taon na si Eli at hindi na siya nakakakita. 98 years old, hindi na siya nakakita. Ngayon, sinabi ng Benjaminita kay Eli sa verse 16, ako po ay galing sa labanan. Mabuti na lang po at nakatakas ako. So, buti na lang daw at nakatakas siya. Ngayon, kamusta naman ang labanan, anak? Tanong ni Eli. So, nagtanong si paring Eli, anong balita doon sa labanan? Sumagot ang lalaki sa verse 17, 1 Samuel chapter 4 verse 17. Natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay. Talaga napakarami kasi kung mathematics tayo, we have 13
30,000 plus 4,000, 34,000 ang namatay sa labanan nila. At yun ay puro Israelita, no? So, natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay. Kabilang ang inyong mga anak na si Hophni at Phinehas. At ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw. So, ito na. So, ito na yung pahayag ng Diyos kay Samuel na ikinuwento rin ni Samuel kay Eli, no? Kasi nga, paparusahan ng Diyos si Samuel kung hindi niya yon sasabihin kay Eli. At si Eli, alam niya na rin na mangyayari to. Kaya noong mga panahon na ito, talaga ay nag-aalala na si Eli. Parang sabi niya sa sarili niya na dumating na yata ang panahon. Ngayon, nang marinig ni Eli ang tungkol sa aba ng Diyos, siya ay nabuwal sa may pintuan. Nabuwal siya sa may pintuan. Ang nangyari nun, nabali ang kanyang leeg sapagkat siya ay mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. So, isipin po natin dito, no? Para po sa mga kasama natin na nandito, no? Bakit po nila pinagdaanan ito? Bakit namatay yung anak ni bakit namatay si Hophni, bakit namatay si Phinehas? At bakit nangyari ito na nabuwal sa may pintuan at nabali ang leeg ni Eli? Dahil po 'yon sa kalapastanganan na ginawa nung kanyang dalawang anak na hindi man lang napahinto ni Eli, no, nung siya ay malakas pa. At ngayon, dahil sa paglapastangan na 'yon, 'yon ang parang ibinigay na sumpa ng Diyos sa kanila na darating ang panahon na sa isang labanan ay mamamatay ng sabay ang iyong mga anak at kasama rin ang sambahayan ni Eli. So si Eli ay namatay at 40 taong pamamahala sa Israel. So 40 years siyang nagsilbing pari ng Israel. Ngayon, verse 19, kasabay din kabuanan noon ng asawa ni Phinehas. So take note, si Phinehas po ay namatay na sa labanan. Kabuanan noon ng asawa ni Phinehas. So si Phinehas ay may asawa and then kabuanan, ibig sabihin malapit ng mga anak. Nang malaman niyang nakuha ang kaban ng Diyos. Isipin niyo, marami siyang nalaman dito yung asawa ni Phinehas, no. Nang malaman niyang una nakuha ang kaban ng Diyos. Pangalawa, namatay ang kanyang biyanan. At napatay ang kanyang asawa. So tatlong bagay 'yon itong pinagdadaanan nitong asawa ni Phinehas. Biglang sumakit ang kanyang tiyan at napaanak ng hindi oras. So, yun yung pinagdaanan niya dito, no? So, isipin niyo po ito. Lahat ng mga bagay nito, nangyayari ito sa angkan o sa sambahayan ni Eli na hindi naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, mga kapatid. So, ito po ay isang paalaala para sa atin, no? Na hanggat may panahon pa, habang may panahon, ay sikapin po natin na maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos. Hindi lamang po tayo at ipanalangin din natin na ang buo nating sambahayan ay maglingkod ng tapat sa ating Diyos. Dahil kung hindi, nakakatakot po kung sasapitin natin ito, no? Kabuanan noon ng asawa ni Phinehas, nang malaman niyang nakuha ang kaban ng Diyos, namatay ang kanyang biyanan at napatay ang kanyang asawa, no? Biglang sumakit ang kanyang tiyan at napaanak ng hindi oras. Verse 20, malubha ang kanyang kalagayan. Sinabi ng mga hilot sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo. Ngunit hindi siya umimik. So, yun, parang unconscious na itong asawa ni Phinehas. Ang bata ay pinangalanan niyang Ichabod. Ichabod. So, I-C-A-B-O-D. Ichabod. Na ang kahulugan ay, so ito yung kahulugan ng salitang Ichabod, no? Ichabod. Ang kahulugan ay, umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. So yun yung kahulugan ng salitang Ichabod. So Ichabod, no? Yun yung ipinangalan niya sa kanyang anak, sa anak ni Phinehas, no? Ang tinutukoy niya ay ang pagkakuha sa kaban ng Diyos at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyanan at ng kanyang asawa. Mga kapatid, sa gabi pong ito, kung minsan ganyan po tayo, di ba? Kapag may mga nangyari sa atin na mga unfortunate event sa buhay natin, yung mga bagay na hindi ayon sa kagustuhan natin, yung mga bagay na hindi natin gustong mangyari, minsan
hindi maaalis, iisipin natin, ano nang nangyari, Lord? Iniwan niyo na po ba ako? Pinabayaan niyo na po ba ako? Nawala na po ba yung kaluwalhatian niyo? Di ba? Kaya ito, sa tindi ng sinapit o nararamdaman nitong asawa ni Phinehas, dahil nga nakuha yung kaban ng Diyos, no? Yung kaban ng tipan ng Diyos, nakuha yung, namatay yung kanyang asawa sa digmaan at namatay din yung kanyang biyanan. Nung nanganak siya nang wala sa oras, ang pinangalan niya ay Ichabod, no? Ang kahulugan nun ay umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Ngayon sa verse 22, inulit pa niya, inulit ng asawa ni Phinehas, inulit niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha ng mga Filisteo. So isipin niyo po, ganun po kahalaga yung kaban ng Diyos para sa mga Israelita, no? At ganun din sa panahon natin, ganun din kahalaga yung Diyos sa buhay natin, no? Dahil kung ang Diyos ay mawawala sa buhay natin, no? Ang Diyos po hindi mawawala, siya ang simula, siya ang wakas. Pero kung may pagkakataon sa buhay natin, kapag tayo ay hindi naikinig sa mga pahayag ng ating Diyos, yun, sinasilent natin siya, kumbaga sa Zoom meeting, minumute natin yung Lord, no? Pero our God is immutable, hindi natin siya kayang immute, no? Patuloy siyang magpapahayag sa buhay natin. May mga times lang talaga na tayo ay naging matigas, no? Matigas ang ating mga ulo, no? Pero wala pong tao o sino man na kayang magmatigas sa ating Panginoon, no? Kaya niya pong palambutin ng kahit ang pinakamatigas na puso sa ating mga tao, no? Pero dito, sinabi dito sa verse 22, inulit niya ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha ng mga Filisteo. So ano na? Paano na to? Ano na nangyari? So yun po ang wakas ng 1 Samuel chapter 4. So makita po natin dito ang lahat ng mga bagay na nangyari dito sa 1 Samuel chapter 4. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa paglapastangan ng mga anak ni Eli sa harapan ng Diyos, no? So kung maaalala po natin, yung handog na dapat ay para sa Diyos ay kinukuha nila, no? Yung mga pinakapiling bahagi ay kinukuha nila, inaagaw nila doon sa mga naghahandog na Israelita. Ganun yung ginagawa nila. Tapos yung mayroong mga babaeng lingkod doon sa toldang tipanan, ang ginagawa nila na ikipag-siping sila, na ikipagtalik sila sa mga yon. So kasuklam-suklam po yung mga bagay na yon sa paningin ng ating Diyos. Kaya nung panahon na si Samuel ay tawagin ng Diyos, doon niya isinalaysay lahat ng mga mangyayari at sasapitin ng sambahayan ni Eli. At ngayon, dumating yung panahon dito sa 1 Samuel chapter 4 na nalupig ang Israel dahil po yon sa kagagawan ni Hophni at Phinehas. At damay rin po ang kanilang ama na si Eli na hindi man lamang sila pinahinto or pinagbawalan, no? At nung mga panahon na yon, hindi na rin talaga sila nabawalan o napahinto dahil umabot na sa sukdulan yung puot ng Diyos. At ayun. So, ang tanong po natin ngayon, mga kapatid, kailangan ba nating matakot sa Diyos? Ang Diyos po ay hindi katulad ng kung ano man ang napapanood natin sa anumang palabas, na kailangan natin siyang katakutan, na pag nakita mo, takbo ka na, o kaya naman pag nakita mo, ay kinikilabutan ka, o kaya gusto mo laging may kasama pagka saan ka man pupunta, lalo pagkagabi, dahil natatakot ka sa Diyos. Hindi po ganong klaseng takot ang kailangan natin. Ang kailangan po natin ay yung tinatawag na banal na pagkatakot, mga kapatid. So pag sinabing banal na pagkatakot, maliwanag sa mga isip natin na kung tayo man ay gagawa ng bagay na lapastangan sa paningin ng ating Diyos, alam natin na meron tayong sasapitin na hindi kaaya-ayang bagay, no? Hindi naman po kasi hahayaan ng Diyos na magpatuloy lang yung mga bagay na ginagawa natin, lalo na kung yun ay paglapastangan sa Kanya. Wala pong pinag-aiba yan sa isang magulang, no? Kung ang maasama po natin makapanood nito, ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang tatay, di ba? Kung ang anak mo ay lagi nalang nagpapasaway, no? Hindi naman pwedeng konsentihin mo lang ng konsentihin niya, di ba? Kailangan din niyang makatikim ng palo, makatikim ng sermon, makatikim ng kung ano man ang paraan ng ating pagdidisiplina sa kanila, no? Kailangan yun. Then, how much more pa yung ating Diyos?
kapag tayo ay lumilihis ng landas, kapag tayo ay nilalapastangan natin siya, hindi natin siya nire-respect, hindi natin siya ginagalang, hindi tayo nagpapakumbaba sa ating Diyos. How much more pang mangyayari? So, ganun. Yun nga lang, isipin nyo po, dito, ang sambahayan ni Eli ay binigyan sila ng pagkakataon, no, na sila mismo yung may kakayahan or karapatan na kumausap mismo sa Diyos. Nasa lipi po ng mga Levita po yun, no? Kaso, dahil meron na rin silang ganun na tungkulin, ang problema po ay hindi nila iyon na panghawakan ng maayos. Hindi nila nagampanan ng maayos yung tungkulin nila. Sa halip, ay gumawa pa sila ng mga bagay na lapastangan sa paningin ng Diyos. Kaya, paglipat dito natin ngayon sa binasa natin sa 1 Samuel chapter 4, naranasan ng bansang Israel lahat ng bunga ng paglapastangan na ginawa ng sambahayan ni Eli sa harapan ng Diyos. Kailangan ba nating matakot sa Diyos? Opo, kailangan. Dahil na pagkatakot, ibig sabihin, natatakot tayo sa Diyos. Hindi tayo natatakot sa Diyos. Natatakot tayo sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos kung tayo ay lumapastangan sa Kanya. No? Kung hindi tayo susunod sa Kanya, yun ang kinatatakutan natin na kayang gawin ng Diyos, no, sa buhay natin. No? Ngayon, ang tanong, ano ang maaari nating sapitin bunga ng ating paglapastangan sa Kanya? Mga apatid, kung minsan ang Diyos ay tinuturuan tayo ng buhay natin, ng mga leksyon, no? May mga panahon na kailangan natin itong isisi sa kaaway o kay Satanas, no, na nagbibigay ng kaguluhan, ng pagkawasak sa ating lahat, no, lalo tigit sa mga mananampalataya. Ngunit may mga panahon din na ito mismo ay gawa ng ating Diyos, no. Dahil dito sa panahon na to, sa punto na to, hindi naman nabanggit dito si Satanas, hindi naman dito nabanggit ang Diablo, di ba? So yung talagang kaparusahan na nararapat para sa paglapastangan ng mga Israelita nito nung panahon na to ay kanilang tinanggap mula sa Diyos, no? Kaya dito naita natin ano ang maaari nating sapitin bunga ng ating paglapastangan sa Kanya. Mga apatid, ayoko na sanang banggitin ang mga bunga ng ating paglapastangan sa Kanya. Dahil ako ay umaasa na hindi tayo gagawa ng mga bagay na magiging dahilan upang magsilbing lapastangan sa harap ng Diyos, no? Pero sa buhay ko po, naranasan ko po na maging lapastangan sa harap ng Diyos. Ano pong nangyari sa akin? Yun. So dumanas ako ng karamdaman, nawalan ako ng trabaho. May trabaho man ako pero hindi siya sapat yung kinikita ko. Bumagsak ako sa isang exam, sa isang pagsusulit. Ang dami ko pang mga ginawa ng mga bagay na alam ko na naging lapastangan sa harapan ng Diyos. Kaya, ayun. At purihin ang Panginoon dahil hindi katulad ni Eli at ng kanyang mga anak na binawi ng Diyos ang kanilang mga buhay. Purihin ang Panginoon dahil tayo ngayon ay namumuhay pa rin sa kanyang presensya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, mga apatid. Diba? Tunay nga, sabi sa salita ng Diyos, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala at wala nang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At walang matuwid, wala kahit isa. Diba? Pero alam niyo po, napakabuti ng grasya ng ating Panginoon, no? Ng biyaya niya, no? Na ipagkaloob sa atin ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Upang sa ganon ay kahit tayo ay makaranas o maagawa ng mga bagay na lapastangan sa harap ng ating Diyos, ang Panginoong Jesus natin, siya ang magtutuwid sa ating mga pagkaamali, no? Sapagkat nang siya ipako sa krus, kasama na niyang ipinako, no, yung mga kasalanan natin, no, kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. So kung tayo mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, yung ating mga kasalanan, mga nagawa natin dati sa mga nakaraan natin, na dati nating buhay, ay kasama na iyong naipako kasama ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Yan ang ating pananampalataya. Ngayon, hindi ibig sabihin na tayo iniligtas na ng Diyos mula sa niligtas na ni Jesus mula sa puot ng ating Diyos, no? Ay pwede na tayong magbalik sa ating pag-aasala
Mga kapatid, ito po ay pagkakataon ngayon na kung tayo ay naligtas na ni Jesus nung siya ay pinako sa krus, no? Meron tayong pagkakataon ngayon. Meron tayong pagkakataon na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, no? Mahirap? Mahirap. Pero eto po, nandito po tayo ngayon at nagtutulungan, nagpapalaasan, pinapalaas natin ng loob ng bawat isa. At gayon din sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? Hindi yung mga opinion ko lang. Ito po ay mula sa ating Diyos, mula sa kanyang salita, mula sa Biblia. Kaya sa ating episode 12 ngayon na pagkalupig, mga kapatid, huwag natin hahayaan na tayo ay malupig, na tayo ay magapi, na tayo ay matalo, na tayo ay masira, na tayo ay mawasak dahil lamang sa paglapastangan natin sa Diyos, mga kapatid. Lagi po, at uulit-ulitin ko, kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Dahil kung hindi, narinig naman po natin lahat ng mga nangyari sa gabing ito, no? Hallelujah. Yan, magandang gabi. Dito kasama nan pala si Jelly Angeles Casalme. Yan. Praise God. Yan. Good evening sa iyo, Jelly, no? Yan. So, medyo seryoso itong paksa natin ngayong gabi sapagkat madali lang naman po tayong mag-enjoy. Pero mga kapatid, kung minsan sa ating pag-i-enjoy dito sa buhay na to, ay naaagawa na rin tayo ng mga bagay na lapastangan sa paningin ng ating Diyos. At yung mga bagay na yon ay kailangan ma-figure out natin kung ano-ano ba yon, no? At paano natin ma-figure out yon? Magbasa tayo ng salita ng Diyos, no? At yun yung ginagawa natin gabi-gabi dito. Upang tayo ay magpalaasan at makita natin na may paraan pa pala, no? Na kakayanin naman pala natin na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At huwag tayong maikiayon sa galaw ng mundo, sa patterns of this world, no? Yan yung binabanggit sa Romans 12:1, no? At dito, nakita natin anong nangyari sa bayang Israel nung panahon na to. So, kung applyan mo ng mathematics, sa digmaan na yon ay 34,000 ang namatay dahil lamang sa paglapastangan ng dalawang anak ni Eli, si Hophni at Phinehas, na kung saan kasama na rin si Eli doon dahil siya nga ang itinuturing na pinakapunong pari nung panahon na yon. And then, anong ginawa niya? Hindi niya man nabawalan o napahinto yung kanyang mga anak sa kanilang mga ginagawa, no? Kaya tayo mga kapatid, huwag po natin hayaan na dumating yung panahon na huli na ang lahat, no? Huwag, no? Para sa sino man na makakapanood nito, no? Huwag po natin hahayaan na dumating yung panahon na huli na ang lahat, no? So, habang may pagkakataon pa, tayo nabubuhay, gamitin natin ang buhay natin, no? Tayo ay magpagamit sa ating Diyos, no? Yung mga pahayag niya ay huwag nating kakaligtaan, huwag nating lalaktawan, huwag tayo magmanhid-manhidan, huwag tayo magbingi-bingihan, huwag tayo magbulag-bulagan sa mga pahayag ng Diyos sa atin, mga kapatid. At pangako po sa inyo, mga kapatid, na ang Diyos ay lagi nating kasama, no? Yan. Hindi naman tayo mahihirapan. O kung mahihirapan man tayo sa ating pagsunod sa ating Diyos, meron naman tayong kagalaan na maakamtan sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, pinag-usapan natin, ating isinalaysay yung naging pagkalupig ng bansang Israel nung panahon na yon na merong digmaan sa pagitan ng Israelita at mga Filisteo. At doon ay hindi nila natamo o nakamit yung tagumpay na kayang-kayang ibigay ni Yahweh ng Diyos dahil sa paglapastangan ng sambahayan ni Eli. At ayon, lahat ng ipinahayag kay Samuel nung gabing siya itawagin ng Diyos, nangyari lahat. Kaya namatay sa digmaan yung dalawang anak ni Eli, namatay si Eli, at nagkaroon ng anak si Phinehas, pero yung ipinangalan ng kanyang asawa ay Ichabod, na ibig sabihin ay umalis na ang kalawalhatian ng Diyos sa Israel. At tayo mga kapatid, huwag nating hahayaan na umalis ang kalawalhatian ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Tayo ay merong choice araw-araw, meron tayong decisions na ginagawa. At lagi nating piliin, lagi nating hilingin, lagi nating ipanalangin na huwag na huwag mawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Sapagkat diyan nagmumula
ang kagalakan, kapayapaan, biyaya, karunungan at mga pangangailangan natin, mga kapatid. Kaya huwag na huwag natin hahayaan na mawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay upang sa gayon sa ating mga laban sa buhay tayo ay patuloy na magtagumpay. Amen. Hallelujah. So sa sandali pong ito, tayo po ay manalangin sa presensya ng ating Diyos. No? Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ipinakita niyo sa amin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan ngayong gabi. Maraming salamat dahil sa pahayag niyo, Panginoon, kami ay nabigyan ng paalala na ikaw ay patuloy naming papurihan gamit ang aming mga buhay, Panginoon. Patuloy kami magpakumbaba sa inyo, Panginoon, sapagkat hindi namin kakayanin, Panginoon, kapag nawala ang inyong kaluwalhatian sa buhay namin, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na tulungan niyo po kami na patuloy na manampalataya sa inyo at patuloy na magpakumbaba sa inyo, Panginoon, upang ang pagkalupig, Panginoon, ay hindi namin maranasin, Panginoon, sapagkat batid namin, Panginoon, kung gaano kahirap ang maaari namin sapitin, Panginoon, kapag kami ay nalupig, Panginoon, dahil sa aming paglapastangan sa inyo, Panginoon. Lord, tunay nga na ipaalala niyo sa amin sa araw-araw na kayo ang dapat naming sambahin, paglingkuran at papurihan. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi pong ito. Patuloy namin ipinapanalangin bawat isa, Panginoon, na nakakaranas ng karamdaman sa gabing ito, Panginoon, pananakit ng kanyang ulo, pananakit ng likod, pananakit ng kanyang mga binti, at anumang bahagi ng kanyang katawan, Panginoon, mga sakit, Panginoon, sa internal organs, Panginoon. Lord, we claim and declare, Panginoon, we ask for your provision sa buhay nila, Panginoon. We ask for your guidance and healing, recovery, Panginoon, relief para sa kanilang mga katawan, Panginoon, na ito i-provide nyo sa kanila, Panginoon, sapagkat sila ay nananampalataya rin, Panginoon, na sila ay inyong pagagalingin. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Patuloy ng pinapanalangin ang aming bansa, Panginoon, na karanas, Panginoon, ng lumalaganap na sakit, Panginoon. Lord, turuan niyo po ang bawat isa sa amin na magpakumbaba sa inyo, na sumunod sa inyong kalooban, Panginoon, upang kayo mismo, Panginoon, ang pumawi sa lumalaganap na sakit na ito, Panginoon. Yun din, namin pinapanalangin ang aming pamahalaan, ang mga frontliners, Panginoon, na araw-araw ay nagpo-provide ng mga serbisyo, Panginoon, na kailangan naming mga mamamayan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa gabing ito, aming pinapanalangin na bigyan niyo kami ng kapayapaan, ng kagalaan, at bigyan niyo kami ng mahimbing na pagtulog sa buong magdamag upang kami ay magkaroon ng sapat na lakas, Panginoon, bukas para sa lahat na aming gagawin upang patuloy namin magampanan ng aming purpose, Panginoon, habang kami nabubuhay dito sa daigdig, Panginoon. Maraming salamat at patuloy niyo po aming patatagin, Panginoon, hanggang sa inyong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa patamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. At sa gabi pong ito, bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. So awitin natin, tayo ay magpasalamat sa ating Diyos, no? Awitin po natin ang salamat, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mong ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa
sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. So, magandang gabi po muli at purihin ang Panginoon sa lahat ng mga nakasama natin sa gabing ito para sa isang mapagpalang edisyon ng Sir Lopet Confessions, Preaching the Word, Reaching the World, Episode 12, Pagkalupig. Mga kapatid, huwag po natin hahayaan na tayo ay malupig dahil lamang sa paglapastangan natin sa ating Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin ngayon, and I declare blessings and provision, guidance, security, protection
na mula sa ating Panginoon sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga kapanood ng video nito. Maraming salamat, at this is Servant Lopeta nagsasabi na ingat nasan ka man, God bless you, and goodbye, good night. Goodbye and good night. Goodbye and good night. Goodbye and good night.